Good morning, and good day sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating daily devotional. Purihin ang Panginoon. Isa naman pong bagong araw, bagong umaga, gising na sa lahat ng aking mga ka-time zone. At tayo po ay tatanggap muli ng dakilang biyaya ng Diyos ang kanyang salita. Teka, samahan niyo muna bago po tayo manalangin. Samahan niyo muna ako sa pag-share natin ng ating broadcast sa ating mga kaibigan. Ayan. Okay, so bago po ako mag-pray, samahan niyo muna ako sa pag-share nitong ating broadcast sa ating mga Facebook friends. Kailangan din po nila ito. Dali ha, at i-share ko muna sa aking napakaraming Facebook friends ang ating gawain ngayon. Okay. So, tapos na ako. We have 70 sa ating monitor. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, papasalamat muli kami. Panibagong umaga, panibagong araw, panibagong pagtatagumpay, panibagong kalakasan, panibagong biyaya ng buhay ang naghihintay sa amin, ang sumasa amin ngayon. Maraming salamat po. At patuloy ka naming pupurihin, sasambahin sa inyong katapatan po. Salamat. Ngayon, malaya na kaming tatanggap muli ng inyong mga kapahayagan ang pagpapala ng inyong salita. Salamat po ng maraming. At ibaba mo po ang anointing, ibaba mo ang blessing from heaven, dumaloy po sa inyong lingkod, dumaloy sa inyong mga anak, at dumaloy din po sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat dahil alam namin na may gagawin ka, may kapahayagan ka sa umagang ito, sa araw na ito. Ang pagpapalang lubos ay maranasan po naming lahat. Maraming salamat aming Ama. Ito pong aming dalangin sa nag-iisang pangalang Jesus. Amen. And amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. Ngayon po ay araw ng Huwebes. It's Thursday here in Hong Kong. At December 9, 2021. Nako, December 9 na po at malapit na, nangangamoy Pasko na nga ang iba. At, ang pagpapalit naman ng taon ay mga ilang araw na lamang. Okay, so maraming salamat sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating gawain, ang daily devotional. Ay hindi nga actually daily kasi wala naman siya ng linggo, Lunes hanggang Sabado. At ganitong oras, alas 6:30 ng umaga, Hong Kong time po yan. At ipagpaumanhin, ito po ang ating ginagamit muna na program. Actually, hindi ito program, basta Facebook lang ito. Tinayo ko sa harap ko. At usap-usap na tayo. Because we are preparing for our big event dito po sa Hong Kong. December 12, 1 week po yan, na Christmas celebration. Maaga po kami. Tapos sa 19, meron tayong 18th Foundation Day ng Jesus the Living Gospel Philippines.
Kaya yung ibang mga equipment natin ay ginagamit po muna in preparation sa mga major yan activities natin. Maraming salamat po sa maagang nakasama. 152 na po tayo. So kaya ako nagbibigay ng introduction na ganito kasi usually may tugtog po tayo para makapasok na po. Pero ngayon ay agad-agad po tayo nandyan. Wala po tayong intro music. Kaya habang hinihintay natin yung iba, nagbibigay ako ng ilang mga pangungusap. Kumusta po kayong lahat? Mabuti naman po. Sa grasya ng Panginoon. Amen. Medyo malamig-lamig na ang simoy ng hangin. Malamig-lamig na ng konti. Alam ko sa iba't ibang mga lugar ay nakakaranas na rin. Lalo na dyan siguro sa West, sa US, sa Canada, sa Europe, ay nakakaranas na ng malamig na panahon. Ang aking topic ngayon ay In a Far Away Place. Yan po ang title. So sa mga nakakuha po, pakitype nyo rin po ang title natin, In a Far Away Place. Wala kasi tayong PowerPoint. At ang gagamitin nating scripture ay Esther chapter 1 verses 1 to 12. Kung kahapon po ay 1 to 10 yung ating binasa, ngayon po ay Esther 1 verses 1 to 12 in the NIV. So paki-type na lang yung mga mabibilis ang mga daliri diyan. In a Far Away Place ang title, at ang key passage ay Esther 1:1-12. So basahin ko po muna uli. Actually nabasa natin ang 1 to 10 kahapon, pero ayaw ko naman na 1 to 10 lang ang babasahin. Basahin natin ang buong passage para maintindihan natin kung saan uli tayo manggagaling dito po sa ating topic, In a Far Away Place. Purihin ng Diyos. This is what happened during the time of Xerxes. The Xerxes who ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. At ang Kush po ay southern part of Egypt. So ganun kalawak ang kanyang empire, no? From India to Kush, to southern Egypt. Yan po ang nirule o pinamahalaan, pinagharian ni King Xerxes. Iba po yung Artaxerxes sa Xerxes. Yan po ay mag-ama. Ang tatay po itong si Xerxes, ang anak ay si Antaxerxes. At the time King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa. Ang Susa ay it's again part of Iran, of Mesopotamia. Iraq is Babylon, Mesopotamia is Iran. So he reigned from his royal palace of royal throne in the citadel of Susa. And in the third year of his reign, he gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media, the princes and the nobles of the provinces were present. So itong binigay niyang banquet ay imbitado ang mga kilalang mga tao, mga prinsesa, mga mayayaman, at mga representante ng bawat probinsya na kanyang pinamumunuan. 127 ay present po lahat. In verse 4, for a full 180 days, he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory
of His Majesty. So kalahating taon po yan, 180 days, binuksan niya ang kanyang palasyo, ang kanyang kaharian, actually hindi lamang palasyo, binuksan niya ang kanyang kaharian at ipinakita niya, dinisplay niya ang splendor and beauty and glory ng kanyang kingdom and His Majesty. So verse 5, when these days were over, meaning yung 180 days ay tapos na, binuksan niya ang kanyang kingdom para ipakita ang kanyang splendor. Nung matapos ang 180 days, the king gave a banquet lasting 7 days. Ang Haring Xerxes ay nagbigay ng piging ng banquet na tumagal ng 7 araw. Saan niya ginawa? In the enclosed garden of the king's palace for all the people from the least to the greatest who were in the citadel of Susa. So ito ay kanyang ginawa sa napakagandang garden, enclosed garden. Ay iniisip-isip ko nga kung ang kanyang imbitado ay ganito karami katao at ginawa sa enclosed garden, anong gaano kaya kalaki, no, itong garden na ito na ginawa sa Citadel of Susa. Dinescribe po ang decoration na ginawa sa garden. The garden had hangings of white and blue linen, sabi po, fastened with cords of white linen and purple material to silver rings on the marble pillars. So imagine niyo po yung kanyang pagkakadescribe. There were couches of gold and silver on a mosaic pavement of porphyry, marble, mother of pearl, and other costly stones. Wine was served in goblets of gold, each one different from the other. Grabe pong mga ginamit na mga kasangkapan. Walang magkaparehong hugis ng inuman ng alak, iba-iba, at lahat ito ay gawa sa ginto. And the royal wine was abundant, umaagos, bumabalong ang mga royal wine. Pag sinabing royal wine, hindi ito yung mga mura, ito yung mga mamahalin na inumin ng royalty. In keeping with the king's liberality. Pero lahat po ito ay just for a show. Kumbaga, meron lang siyang gustong patunayan. Pinapakita niya ito hindi dahil siya ay maawain, mahabagin sa kanyang mga constituents, just for a show. By the king's command, its guest was allowed to drink with no restrictions. 7 araw po yan, at lahat ng kanyang mga bisita at panauhin ay uminom ng kahit anong gusto nilang inumin nang walang limit, no, with no restrictions. For the king instructed all the wine stewards to serve each man what he wished. At inutusan ni King Xerxes ang kanyang mga servants, ang kanyang mga wine stewards, na paglingkuran ang lahat ng bisita at ibigay ang lahat ng kanilang maibigan at gusto. Matindi, no? So sa verses 1 to 8, sabinasa natin, grabe po ang ipinakitang yaman, ipinakitang generosity ng Haring Xerxes sa kanyang mga bisita. Pero sabi ko na nga na just for a show ito. Meron lang siyang gusto ipakita ng kanyang splendor, ng kanyang reign as king dito sa 127 provinces ay
buhay na karapat-dapat sa isang hari na katulad niya. Pero dahil ito ay Book of Esther, di pa natin nadi-discuss anong naging papel ni Esther, ni Mordecai, ni Haman, ni Vashti, at iba pang mga major personalities or character na nasa Book of Esther. So, tandaan niyo po, nasa chapter 1 pa lamang tayo at hindi pa natin nababasa ang ilan sa mga major part of the Book of Esther. Sa verse 9 of the same chapter, Queen Vashti also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. Habang nagkakasiyahan ng 7 araw si King Xerxes at ang kanyang mga panauhin, ang reyna naman, si Queen Vashti, ay meron din siyang sariling celebration o banquet sa mga kababaihan na nandoon sa another part ng royal palace ni King Xerxes. So hindi ito isang selebrasyon o banquet, no? Isang banquet pang 7 araw at isang banquet na ibinigay naman ni Queen Vashti sa kanyang mga kababaihan at ginawa ito sa royal palace ni King Xerxes. Dumating na ang 7th araw, on the 7th day when King Xerxes was high in spirits from wine. Ibig sabihin ng salita na yon, sa 7th araw kung kailan si Haring Xerxes ay lasing na. Ibig sabihin, well, hindi lang sa 7th araw siya lasing. Kung 7 araw silang nagiinom, eh, matagal na siyang nalalasing. Pero dito kakaiba sa 7 araw, kumbaga pang finale na ito. He commanded the 7 eunuchs to serve him, who serve him. Inutusan niya ang 7 eunuch na naglilingkod sa kanya at pinangalanan yung 7, si Mehuman, si Biztha, si Harbona, si Bigtha, si Abagtha, si Sethar at si Karkas. Yan po ang pangalan ng 7 servants ni King Xerxes. Para ano? Ano ang ipinag-utos niyang gagawin nila? To bring before him Queen Vashti, wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. Kita nyo? Pinapakuha niya, pinapasundo niya si Queen Vashti na nakasuot ng kanyang korona bilang reyna para ipakita ang kanyang kagandahan sa mga panauhin, sa mga bisita, sapagkat si Queen Vashti ay napakagandang reyna na pwedeng ipagmalaki. Ganyan, no? So, kaya niya ipinasundo. But the problem dito po sa istorya, sa verse 12. But when the attendants delivered the king's command to Queen Vashti, Queen Vashti refused to come. So, kita niyo kaagad yung flaws o yung flaw doon sa kanyang attitude, character bilang reyna. Hindi siya sumusunod sa utos ng hari. Queen Vashti refused to come. Kasi dalawa po yan, eh, no? Yung paglapit po sa king. Una, ipapatawag ka. Kailangan pumunta ka. Pangalawa, kung pupunta ka man na hindi ka ipinapatawag, dalawa naman ang pwedeng mangyari. Pwedeng iutos niyang patayin ka dahil hindi ka sumusunod sa royal protocol, or
bigyan ka ng grasya na makalapit. Bigyan ka ng favor na makalapit sa Kanya. So, dalawa po yan. Ano? Una, ipinatawag po si Queen Vashti. Dapat agad-agad pumunta siya kasi pinapatawag siya ng hari. Pero nag-resist siyang dumating na pumunta. Sa isang banda naman, ang mga gustong lumapit sa hari, kasi ito'y very important pagka dumako na tayo sa paglapit ni Esther sa Haring Xerxes pagdating ng chapter na yun na ang tinatalakay. So, anong nangyari kay King Xerxes? Then the king became furious and burned with anger. Ganyan po ang pagkakadescribe. Nung inireport ng pitong eunuch na ang reyna ay ayaw sumunod sa Haring Xerxes, ayaw pumunta sapagkat meron nga naman silang sariling handaan ng mga kababaihan. Nagalit, nag-apoy, sabi po ng Tagalog version. Ang hari ay nagalit, napuot, nag-apoy sa galit dahil sa pagsuway ng Reyna Vashti, ni Queen Vashti. So, kung bibigyan natin diin, dito po sa 1 to 12, nais ko munang bigyan ng pansin, hindi itong pag-disobey ni Queen Vashti, kundi yung nasa verses 2 and 3 muna tayo. And I just want to read 2 and 3 again of the same chapter. At that time, King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa. And in the third year of his reign, he gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media, the princes, and the nobles of the provinces were present. Yan po ang linalaman. Life in a Persian palace was difficult to imagine for ordinary people. Bakit? Napakaraming protocol dyan sa royal palace. Yung nga, isa nga dyan, hindi pwedeng basta-basta lumapit ka lang sa hari kung hindi ka pinapatawag. At kapag pinapatawag ka, eh hindi ka na dapat nagpapatumpik-tumpik. Dapat pupunta ka na kaagad. Yung pagdadaan ng hari o lahat ng ipagagawa, merong merong pagsunod sa lahat ng alituntunin. So kapag ang isang ordinaryong tao ay titira o mamumuhay dito po sa Persian palace na ito, ay napakahirap, no? Kumbaga, kung ako, kung tayo, simple lang ang ating mga protocol sa buhay, isa lamang ito sa mga mahirap na protocols o protocol dyan sa Persian palace ni King Xerxes. Especially when the king showed off his wealth and his splendor and entertained nobles and officials with the best food and drink his kingdom could offer. Mabango siya. Maganda ang kanyang ipinakita, ang hospitality, ang liberality, ang generosity ni King Xerxes sa mga nobles and itong mga kilalang mga tao sa kanyang kingdom. Pero yung common tao, yung common people, ay hindi naman nila nararanasan ang parehong generosity ni King Xerxes kung ano ang kanyang ginawa sa mga kilalang mga tao, nobles and officials ng kanyang kingdom of 127 provinces mula sa India hanggang sa southern Egypt. Gusto naman siguro ng mga constituents niya, no, na sana all. No? Sana all. Now,
So, whether you lived in the suburbs of Susa, citadel of Susa is in Iran, part ng Iran. Kung ikaw ay nabubuhay o nakatira sa suburbs ng Susa, o maaring ikaw ay nakatira sa border of the empire, the palace was a faraway place. Walang access ang lahat ng tao sa kaharian, sa kingdom, the king Xerxes. Walang access ang lahat ng tao sa palasyo ng hari. Minsan lang siya magpatawag, minsan lang siya mag-entertain ng mga guest, hindi basta-bastang pumasok. Imaginin ho ninyo ang laki ng kanyang empire. Kung ang kanyang empire po ay mula India hanggang Southern Egypt. 127 provinces po yan. Actually, provinces ang tawag, pero sa ating ngayon, mga nations. Ano? Gaano rin kaya kalaki ang kanyang palasyo? Pero kahit nakatira ka sa likod ng palasyo siguro, o sa isang siyudad na malapit sa palasyo, hindi ka rin basta-basta makakapasok sa palasyo ng hari. Kaya ang tawag ko sa palasyong ito ay a faraway place. A faraway place. And what happened in the palace stayed in the palace usually. Ano nangyari sa palasyo, hanggang sa palasyo lang ito. Hindi ito makakalabas. Yan po ang protocol. Kaya ang anumang sekreto ng hari, kahit malaman mo, sa loob ng palasyo, mananatili lang yung lihim na yan sa loob ng palasyo. Like any grand king, Xerxes spoiled his guests. Talagang ipinakita niya, inispoil niya ang kanyang mga panauhin, 7 araw na walang tigil ang pagsiserve ng pagkain, kasiyahan, sayawan, inuman, 7 araw po yan. At usually, limitado ang kanyang ino-offer na royal wine. Pero itong 7 araw na ito ay talaga namang bumaha ng inuman, 7 araw. At royal wine lahat ito, mga minamahal. At ang utos ni King Xerxes ay ibigay lahat ang maibigan ng lahat ng kanyang mga panauhin. Maliban doon sa 7 days na banquet, meron pang 180 days na he showed off the splendor of his kingdom. And then he gave a week-long banquet after po ng 180 days, kalahating taon, na ipinakita niyang splendor ng kanyang kingdom, ay merong week-long banquet at which his guests could choose their own wine and drink as much as they pleased. On the last day of the feast, ito po ang binibuild up kong bahagi sapagkat papasok tayo sa isa sa pinaka-climax ng istorya ng Book of Esther, ang disqualification ni Queen Vashti at ang favor na tinanggap ni Queen Esther. Esther pa siya, hindi pa siya queen sa istorya. Marami pang kaganapan na naging dahilan upang makapasok na si Esther sa picture sa Royal Palace. Kaya sa huling araw ng piyesta o ng celebration, medyo mataas-taas na ang level ng alcohol sa katawan ni King Xerxes. Kaya dinemand niya na si Queen Vashti ay pumunta sa kanilang banquet
Maaring hindi pa ito oras ng kanyang pagdalaw, pero wala pong makakabali sa utos ng hari. Kahit hindi mo schedule pang pumunta, pag pinapapunta ka na, eh wala kang say. Ibig sabihin, you are forced to obey the king kasi hari siya. Para saan? Bakit niya pinatawag si Vashti na hindi pa niya oras para pumunta? To parade her beauty before his besotted crowd. Para ipagmalaki ang ganda, ang kagandahan ni Queen Vashti sa kanyang mga panauhin. Sapagkat alam niyo naman, from India to Egypt, yung lawak na yan, sabihin mo na yung pinakamagandang babae sa balat ng India hanggang Southern Egypt, yan si Queen Vashti. Yan ang reyna ni Haring Xerxes. So talaga ipagmamalaking mo nga naman, no? At maipagyayabang, ika nga, sa mundong standard. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga panauhin ang ganda ng kanyang reyna. Pero na ano pong nangyari? Her refusal and its consequences did not stay in the palace. Kaya nabanggit ko kanina, na what happened in the palace stay in the palace, usually. Pero itong istoryang ito, ay napahiya ang hari. Dahil kinatatakutan na hari ito, napaka makapangyarihan na hari ito. Pero para malaman ng tao na ang reyna ay kayang-kaya siyang suwayin, i-disobey, eh very costly yan na pag-disobey. And so ang kanyang refusal and its consequences did not stay in the palace. And this would affect all who live outside, even those who might have thought they live beyond the king's reach. Nakasulat po kasi sa Proverbs 20 verse 2, a king's wrath strikes terror like the roar of a lion. Yan po ang nakalagay sa Proverbs 20 verse 2. Ang puot, ang galit ng hari ay isang hindi dapat inaasam-asam, sapagkat ito ay parang leon na galit. Ganyan po ang nakalagay sa Proverbs 20 verse 2. Tingnan niyo yung senaryo. Nandiyan lahat ang mga nobles and officials ng buong empire, from India to Kush, from India to Southern Egypt. Nandiyan lahat ang mga representante, nandiyan lahat ang mga delegates sa seven days na banquet. Tapos nandiyan sa kanilang gitna ang napaka makapangyarihang hari o tao sa panahong yon, si King Xerxes. Pero harap-harapan na sinuway, na dinisobey ng kanyang reyna ang kanyang utos. Very costly po yon. At ang repercussion, ang outcome, ang consequences ng pag-disobey ni Queen Vashti ay matutunghayan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Diba? Ano po ang bigyan ko lang kayo ng glimpse kung anong nangyari kay Vashti, kay Queen Vashti. Queen Vashti lost her royal position and the results will threaten even God's people. Dahil papasok na ang istorya
ng plano patungkol na pwede makaapekto sa bayan ng Diyos, ang Israel. But Proverbs 19 verse 12 says, "But it is also true that a king's favor is like a dew on the grass." So, kung meron pong Proverbs 20 verse 2 na a king's wrath strikes terror like the roar of a lion, meron din namang pambalansi dyan. Na ang hari, meron ding puso na pwedeng magbigay ng favor. Proverbs 19:12 ang nakasulat. Favor is like a dew on the grass. Ang favor ng hari ay parang hamog sa damo. Ibig sabihin, pag dumating ang favor ng hari, samantalahin mo na. Sapagkat, bakit ikinumpara sa hamog sa damo? Sapagkat pag nainitan na po yung damo, naarawan, nawawala na po yung hamog na nasa paligid. So ang ibig sabihin po niyan, pag ang hari ay nagbigay ng favor, grab it immediately, ASAP. Sabi nga ASAP, agad-agad. Huwag mong i-postpone, huwag mong i-procrastinate kasi madalang yan dumating. Yun ang ibig sabihin ng favor is like a dew on the grass. Pero ang galit ng hari, hindi lamang po ito dadaan. Nag-i-stay po yan. Kaya tingnan nyo, nung dumating ang report na ayon ni Queen Vashti, pumunta, sumunod sa utos ng hari, kung ang favor ay ganun lang din kabilis dumating, ang judgment ng hari ay ganun lang din kabilis. So, as we will see in Esther's story, papasok na ho, pero hindi ko ipagpapatuloy sa susunod natin pag-usapan yan, a young Jewish woman will win the king's favor and she will use her position to save her people. Dito, nangyari ang disqualification ni Queen Vashti sapagkat papasok naman ang istorya ni Esther, hindi pa siya queen. Istorya ni Esther, isang young Jewish woman, isang dalaga, at ito ay Jewish. So, kung yung aking description kay Vashti kanina, pinakamagandang babae sa buong empire. Sa buong empire ni Queen, ni King Xerxes. Sa pagdaloy ng istorya, magugustuhan din ni King Xerxes si Esther. So, parang Miss Universe ito, ano? Sa labanan ng mga ganda. Pero syempre, kay Esther, hindi na lang ganda ang kanyang puhunan. Ang puhunan niya dyan ay yung destiny ng Israel na nasa exile at siya ay gagalaw sa napaka-importanting papel sa istoryang ito. Dahil nawin niya ang favor ng king at gagamitin niya ang kanyang position para iligtas ang kanyang bayan, ang kanyang mga kababayang taga-Juda. So let us look or let us seek the favor of God, our King, that we may enjoy the bounty of His kingdom. Meron itong parallel relevance sa ating buhay Kristiyano na samantalahin natin ang invitation ng King sa kanyang palasyo. Samantalahin natin habang ipinapatawag pa niya tayo.
tumugon tayo sa panawagan niya. Kasi hindi siya magandang magalit pag nagalit siya. Samantalahin natin na habang may pagkakataon, pinapatawag tayo ng Diyos, ang hari ng kalangitan, pinapatawag tayo sa isang banquet. Yan po ang paralel ng istoryang ito sa Book of Revelation. Merong banquet sa langit na nagpadala na ng invitation ang hari ng langit, ang ating Diyos at ang ating Ama. Huwag nating i-refuse, huwag nating i-reject ang kanyang invitation. Tumugon tayo sa kanyang invitation and we will enjoy the bounty of His kingdom. Hallelujah! We will enjoy the bounty of our Father's kingdom. Purihin ang Diyos. Ito po ang ating, bago po tayo manalangin, sabihin natin, thank you Lord that because of Jesus, we may enjoy your favor forever. Amen. One more time, ito pong ating prayer declaration. Let us say, thank you Lord that because of Jesus, we may enjoy your favor forever. Amen and amen. Purihin ang kanyang pangalan. Manalangin po tayo. O aming Diyos, papasalamat kami dahil ang favor mo ay siyang kumikilos, nagahari sa aming panahon. Hindi lamang isang araw ka nag-iimbita ng dadalo sa banquet, kundi itong aming panahon ay panahon na iniimbitahan mo kami. At hindi kami magre-resist sa invitation mo na dumalo sa isang banquet sa langit. Gusto namin maging kabahagi ng selebrasyon na magaganap sa langit pagdating ng panahon. Salamat. At ang mga hindi karapat-dapat ay gusto mong maging panauhing pangdangal sa piging na gagawin sa langit. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagliligtas mo sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. At kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo at papasalamat sa inyong mayamang grasya sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Mga minamahal, ngayon po ay December 9, 16 na araw na lamang. Pasko na! At tayo po ay malapit nang mag-celebrate ng Foundation Day sa Philippines, Jesus the Living Gospel Philippines. Tapos na po ang Hong Kong. Sa Pilipinas naman sa December 19. At tuloy-tuloy na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po. Nandito ako sa Hong Kong ngayon. Wala po ako sa United Nations. Nakita niyo mga flags ko po dyan sa likod. Yan po yung mga bansang ipinapanalangin natin. At kita-kita po tayo uli bukas ng ganitong oras. Alas 6:30. And it's now 7:14. Salamat po sa inyong pagantabay. Pastor Rene Alog po. God bless us all and Shalom!